Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. NBA game updates, yan ang pag-uusapan natin ngayon mga kaibigan. So, quick game updates muna tayo ngayon. First game natin ay muling nakuha ng Charlotte Hornets ang panalo laban sa Philadelphia 76ers sa score na 109-98. 30 points, 7 assists si Gordon Hayward, 22 points si Terry Rozier, 21 points, 8 rebounds si Miles Bridges, at 13 points, 7 rebounds and 8 assists naman kay LaMelo Ball. Malaking pinagkaiba sa game na ito ay ang assists at rebounds, 29-18 sa assists in favor of Hornets, at 44-33 naman sa rebounds, still in favor of Charlotte Hornets. Pinambakan naman ng Boston Celtics ang Indiana Pacers sa score na 119-100. 33 points si Jason Tatum, 34 points si Jaylen Brown, 23 points si Dennis Schroeder at wala nang ang iba na nakagawa pa ng double digits sa kanilang koponan. Ang Celtics ay may record na ngayon na 21 wins and 21 losses. Close win din para sa Washington Wizards laban sa Orlando Magic sa score na 112-106. 19 points, 10 rebounds and 9 assists si Kyle Kuzma, 17 points si Spencer Dinwiddie, 12 points, 10 rebounds si KCP, 15 points si Raul Neto, at 16 points, 8 rebounds naman si Montrezl Harrell. Tinambakan naman ng Miami Heat ng Atlanta Hawks sa score na 115-91. 7 players ng Miami Heat ang gumawa ng double digits sa paunguna ni Tyler Hero na nagtala ng 21 points, 9 rebounds, and 10 assists. Ang Miami Heat ay may record na ngayon na 26 wins and 15 losses. Big win din para sa New York Knicks laban sa Dallas Mavericks, score na 108-85. 32 points, 7 rebounds si RJ Barrett, 19 points, 10 rebounds si Mitchell Robinson, at 17 points, 12 rebounds and 8 assists naman si Julius Randle. Ang Knicks ay may record na ngayon na 21 wins and 21 losses. Dikit na panalo para sa Houston Rockets laban sa San Antonio Spurs sa score na 128-124. 31 points si Eric Gordon on 6 of 7 shooting sa 3 points. 23 points, 11 rebounds din si Christian Wood. 18 points si Kevin Porter Jr. at 14 points, 8 rebounds naman si Jalen Green. Habang sa Spurs naman ring nasayang ang triple-double ni Jonte Murray na 32 points, 10 rebounds and 11 assists. Ginulat ng Cavs ang Utah Jazz sa score ng 111-91. 23 points si Lamar Stevens, 20 points si Lauri Markkanen, 15 points, 10 rebounds and 7 assists si Evan Mobley, 16 points si Kevin Love, 12 points si Jarrett Allen at 11 points, 10 rebounds and 15 assists kay Darius Garland. So solid team effort nga ang pinakita ng Cavs sa game na ito. Sila ay may record na ngayon na 24 wins and 18 losses. Tuloy-tuloy ang magkakasunod na talo ng Lakers matapos silang talunin ng Sacramento Kings sa score na 125-116. Si De'Aaron Fox ay gumawa ng 29 points, 23 points din si Harrison Barnes, 16 points, 9 rebounds si Marvin Bagley, 14 points naman kay Metu at 14 points, 10 assists si Tyrese Haliburton. Sa Lakers naman ay 34 points, 6 rebounds and 7 assists si LeBron James, 22 points, 7 rebounds si Malik Monk, at 19 points naman kay Austin Reeves. Sa game na ito ay third quarter ang naging malaki, na outscore ng Kings ang Lakers 40-23. At ito na nga ang naging kwento ng game. Sinubukan pa nga ng Lakers na gumawa ng comeback ngunit hindi nga ito naging sapat. Ang Lakers ay natanggap na ang kanilang pangatlong sunod na talo at babagsak na sa record na 21 wins and 21 losses. Tinumba naman ng Brooklyn Nets ang number 1 team sa East na Chicago Bulls sa score na 138-112. 27 points, 9 assists si Kevin Durant, 20 points si Dayton Sharp, 25 points, 7 rebounds and 16 assists si James Harden, 21 points si Patty Mills at 9 points naman kay Kyrie Irving. Sa Bulls naman ay 22 points si Zach LaVine, 19 points si DeRozan, 14 points si Nikola Vucevic at 16 points din kay Kobe White. Naging dikit nga ang first half ng game na ito ngunit sa third quarter ay na-outscore ng Nets ang Chicago Bulls 39-19 sa pangunguna yan ni Kevin Durant at James Harden. Dahil dyan mga kaibigan, naiangat na ang Nets sa record at 26 wins and 14 losses. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po!